Magandang araw, Pilipinas, at narito ang ating weather forecast sa huling araw ng taong 2020. Malakas ang ating northeast monsoon o amihan ngayon at nakakaapekto ito sa northern at central Luzon o sa Hilaga at gitnang Luzon. Mas ramdam ho itong mga malamig na simoy ng hangin dito sa extreme northern Luzon, particular ho sa mga lalawigan o probinsya ng Batanes at Babuyan Islands, kasama ng natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley Region at maging sa Aurora Province. Itong malamig na simoy ng hangin ay mas ramdam ho sa madaling araw hanggang sa umaga at maging sa dakong gabi. Maliban dito sa amihan ay meron din tayong tail end ng frontal system na nakakaapekto at nakatutok ngayon sa silangang bahagi ng southern Luzon. Itong tail end ng frontal system boundary huyan ng dalawang air mass o hangin na nagsasalubong at malaki po ang pagkakaiba ng temperatura nila kung kaya't nagkakreate o nagdegenerate ito ng makakapal na kaulapan at nakakapaloob dyan ang mga pag-ulan at ang possibilities ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog. At sa ngayon, nakakaapekto yan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi rin ng Kabisayaan. Kahit sa pagtaya ng ating panahon, asahan natin ang maulap na papawarin na may mga pag-ulan din sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, maging sa Aurora, Nueva Ecija at Bulacan. Maulap ang ating papawarin na may mga pag-ulan dahil sa amihan o northeast monsoon. Sa natitirang bahagi ng Central Luzon at sa Ilocos Region ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang ating papawarin doon na may mga bulupulo lamang o isolated light rains dahil din yan sa amihan. Samantala sa Bicol Region, asahan nating maulan ang panahon sa araw na ito dahil nga sa tail end ng cold front. Mag-ingat po ang ating makababayan at iba yung pag-iingat pa rin ng ating abiso dahil nga sa patuloy na pagbuhos ng ulan dahil sa tail end ng cold front. At kasama ho dyan, ay uulanin din ang Calabarzon, ang Mimaropa Region at may posibilidad din ho na dito sa Metro Manila maulap tayo for today na may mga possibilities din ng pagbuhos ng mga patak-patak na ulan for today. Ang ating temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 30 degrees Celsius sa araw na ito. Sa Tuguegaraw naman ay 22 to 27. Medyo mababa na po ang ating forecast ng ating temperatura doon. Habang sa Baguio ay 13 to 23 degrees Celsius, 22 to 28 sa Luwag, at 25 to 30 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa Puerto Princesa ay 25 to 31, habang sa Calayan Islands ay 25 to 30 degrees Celsius. Dahil din sa tail end ng frontal system, magiging maulap din ang papawarin at may mga chance ng pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa buong Kabisayaan. So dito ho sa Eastern Visayas, Central at Western Visayas, posible rin ang pagbuhos ng mga pag-ulan. Sa Tacloban ay 24 to 29 degrees Celsius ang tinatayang maging agwat ng ating temperatura. 24 to 30 sa Cebu at 25 to 30 sa Iloilo City. Sa Cagayan de Oro ay 23 to 31, 25 to 32 degrees Celsius sa Davao at 24 to 33 degrees Celsius sa Zamboanga City. At para naman sa pagtaya ng ating panahon sa Mindanao, doon ho, generally maganda po ang panahon doon. Kung may mga pag-ulan man ay sa dakong hapon at gabi dahil sa mga thunderstorm at very isolated lamang o mga pulo-pulo lamang. Wala hong weather system na dominant na nakakaapekto ngayon sa Mindanao landmass. Meron tayong gale warning ngayon sa mga baybaying dagat ng ilang bahagi ng ating bansa. At ito nga dito sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan ay nakataas ang ating gale warning. So hindi po pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng ating kondisyon ng karagatan doon at hindi po ito kakayanin ng maliliit na sasakyang pandagat. Kung kaya't pinagbabawal po muna, hindi po muna ina-advise na ang venture sa ating seaboards dito sa Northern Luzon, sa Western Seaboard ng Northern Luzon, sa Eastern Seaboard ng Luzon landmass kasama na ang Eastern Seaboard ng Visayas at ang Western Seaboard ho ng buong Luzon din yan. Kasama sa gale warning natin, ang mga lalawigan o ang mga baybaying dagat ng Eastern Coast
of Quezon including Polillo Islands, Camarines Norte, Northern and Eastern Coast of Camarines Sur, Catanduanes, Eastern Coast of Albay, kasama ng Rapu-Rapu Island at Eastern Coast ng Sorsogon. Mayroon din hong gale warning na nakataas sa Northern at Eastern Coast of Northern Samar, Eastern Coast of Eastern Samar, Dubang Island, Western Coast of Palawan, kasama na ang Calayan Islands. Yun ho yung mga lugar kung saan ay meron tayong shade na pula para ho mas meron tayong visualization. At para mas maintindihan natin ang mga lugar kung saan ay nakataas ang ating gale warning sa araw na ito. In the next 3 days sa Metro Manila at narito din ho ang ating outlook. Hanggang bukas, inaasahan natin ang maulap na kondisyon ng ating papawirin dito at may chance rin ng mga patak-patak na pagbuhos ng ulan. Pagdating naman ng weekend, generally improved weather ang ating aasahan sa Kamaynilaan. 24 to 31 degrees Celsius ang magiging agwat ng ating temperatura. Sa Baguio City naman, patuloy pa rin magiging maulap throughout the outlook period at inaasahan natin ang mga pag-ulan lalong-lalo na hanggang bukas. Sa Saturday at Sunday, mga light rains o mahinang mga pag-ulan ang mararanasan sa Baguio City. Sa Legazpi City naman, hanggang bukas pa po ang mga pag-ulang inaasahan natin doon at thunderstorms sa pagkidlat pagkulog dahil yan sa patuloy pa rin umiiral na tail end ng frontal system doon. Pagdating naman ng Sunday, magiging maulap pa rin at may chance pa rin ng mga patak-patak na pag-ulan. 24 to 29 degrees Celsius ang ating tinatayang magiging agwat ng ating temperatura sa Legazpi City. At kung mapapansin nga ho natin simula sa araw na ito hanggang sa outlook period, hanggang sa weekend, ay dahil may posibilidad ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan, at mga thunderstorm, patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, especially sa low-lying areas kung saan ay may possibility ho ng mga pagbaha at mga posibilidad din ng mga pagkuho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Sa Metro Cebu naman ay 24 to 32 degrees Celsius ang magiging agwat ang ating temperatura at para sa pagtayo ng ating panahon, simula bukas, generally improved weather tayo sa Metro Cebu hanggang weekend na huyan. At sa Davao, wala tayong inaasahang bagyo na makakaapekto sa Davao City at sa ilang bahagi pa ng Mindanao at least in the next 2 to 3 days. Gayunpaman, magtatapay tayo sa mga updates ng Pag-asa ukol sa mga possible weather systems na posibleng pumasok ng ating area of responsibility. At ang ating temperatura, pagtayo ng ating temperatura sa Metro Davao ay 24 to 33 degrees Celsius. Ang sunrise for today is 6:21 in the morning at inaasahang lulubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:38 ng hapon. Yan ang latest mula dito.